Shoutout sa ating mga katubo friends. Pupuntahan ko muna yung bahay na ito at meron daw nagpaparamdam dito. Ginagawa mo! Pagpasok ko pa nga lang, may naramdaman akong kakaiba. Hindi dyan. Mukhang dito, sa garahe, gumalaw ang aking kaliwang bayag. Ay, naramdaman akong kakaibang presensya. May naglalaro na masasamang elemento sa dalawang ilaw na to. Kaagad kong binaklas ang ilaw na to at tiningnan sa loob kung anong naging trouble. At pagsilip ko ng kanyang kasulok-sulukan at kaloob-looban ay bumulantag sa akin ang nangingitim na paligid. Ang terminal sa loob ay sunog na. I conclude that the illumination, the attraction of the insects under the lights over the construction of the choice. What? Kulisat nga ang dahilan kung bakit nagkukundap-kundap ang ilaw dito at mabilis mapundi dahil na-attract sila sa liwanag ng ilaw at kailangan nila maglaro sa loob. Dahil kukunti pa lang ang mga homeowners dito sa subdivision na to, maraming mga talahib na bakanting lote. At kailan kong magpalit ng ilaw yung hindi napapasok ng kulisap sa loob? Kailangan kong pumunta ng bakery at bumili ng ilaw. May kapangyarihan akong mag-teleport, kaya ang bilis kong nakakuha ng ilaw sa loob ng bakery. Dahil walang stock na ceiling mounted box type kulay itim na ilaw, nagpabili na rin ako ng Pylox na kulay itim para pumantay ang kanyang ilaw doon sa mga ilaw sa labas. Kailangan ko nang i-mikos-mikos to at dahil nga pagkatapos pinturahan, kailangan pa itong patuyuin ng mga tatlong araw. Natawa na ako sa pagbo-voiceover ko rito sa kalokohan na to. Albular yung electrician, shout out! Kailangan ko na gamitan ng kapangyarihan to para mag-mikos-mikos na at mabilis matapos dahil nga nakabili daw siya ng bulang kristal na kanyang ipapakabit sa ceiling. At kung napatawa kita ng bahagya, pakipalo and share ng aking page. At kung isa kang client na gustong magpagawa ng iyong mga problema sa elektrika, maaari lamang mag-message sa akin o di kaya gamitan mo ako ng iyong telekinesis o blood telecommunication at yan ay aking madidetect dahil ako ay may kapangyarihan. Para maganda ang flow ng trabaho, iiwanan ko na muna ito para patuyuin at aking ikakabit ang bulang kristal na nabili ng mga ari. At dumating na nga ang may-ari ng bahay, isa siyang treasurer dati sa City of Dasmariñas at nagretiro na dahil sumasakit na ang kanyang tuo. At kailangan ko na rin siguro itigil ang aking trabaho bilang isang albular yung electrician dahil sumasakit na rin ang aking tuo paminsan-minsan. Mukhang napansin ang may-ari na may nakatapat na kamera at ngumiti siya. Isa na yung palatandaan na tumalab na ang aking kapangyarihan bilang isang albularyong elektrisyan. Kailangan ko siyang gamitan ng karunungan para man lang sa ganun ay mapaniwala ko at magbayad siya sa 10,000 bawat isang ilaw. 1, 2, 3, mukhang okay na to at akin na ikakabit ang takip at aking babalikan ng aking pininturahan na ilaw dun sa labas at para may kasana at para makauwi. Dilip ko na nga ang aking pininturahan dito sa labas at aking titingnan kung pwede nang ikabit at aking sasalatin kung basa pa ba o tuyo na. 1, 2, 3, pwede na siya. At umpisaan ko na nga pagkabit ng ilaw na to. Bakit nga ba ceiling mounted lamp yan? Dahil nga dikit masyado ang ceiling dyan sa slab. Autobot, transform. Mas maluwag din naman tingnan pagka medyo high ceiling ang garahe mo kahit na masikip. Pero medyo maluwag siya tingnan dahil nga mataas ang kisame. All goods at mukhang wala na makakapasok ng mga masasamang elemento diyan. At hanggang sa muli, albularyong electrician, peace, I'm out!